Ang mga aswang ay para lamang sa mga aswang, at ang mga tao ay para lamang sa mga tao. Hindi pwedeng magsama ang dalawang magkasalungat ang lahi. Ito ang paalalang itinatak ni Yumi sa kanyang kukote. Isa siyang magandang dalagita na kampo ng mga aswang. Bata pa lamang siya ay minulat na siya ng kanyang mga magulang na siya ay hindi ordinaryong tao. Tinuruan siya ng kanyang lola Tanya kung paano mangaso sa kagubatan, kung paano pumaslang ng mga mababangis na hayop, at kung paano mambiktima ng mga tao kapag kumakalam na ang kanyang tiyan. Taglay ni Yumi ang kapangyarihang naiiba sa mga normal na dalagita. May kakayahan siyang magpalit ng anyo ayon sa kanyang kagustuhan. Nagiging pusa siya kapag gusto niyang maging isang pusa. Nagiging aso siya kapag ibig niyang maging aso. At nagiging baboy siya kapag nais niyang maging isang baboy. Para kay Yumi, lubos niyang pinakikinabangan ng kanyang pagiging aswang. Ngunit isang araw ay nagising na lamang siya. Nagusto na niyang maging isang ordinaryong tao. Bakit kaya bigla na lamang pinangarap ni Yumi na maging isang normal na tao? Nagsasawa na nga ba siya sa pagiging isang aswang? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang masalimuot na kwento ng kanyang buhay. Lola Tanya, ganito po ba maghawak ng pana at ng sibat para matamaan ko ang usa? Tingnan mo po, tama po ba itong ginagawa ko? Wala kasi akong alam eh. Kailangan ko ng tulong mo, Lola. Abay, hindi ganyan ang tamang paghawak ng pana at sibat, apo ko. Ituon mo ang sibat sa usa para matamaan siya. Higpitan mo ang pagkakahawak. Ah, teka lang po. Ganito po ba? Itinapat ko na po sa usa. Ano po ang susunod na gagawin ko? Napatigil si Aling Tanya sa pagpuputol ng mga kahoy at saka tumayo. Humakbang siya patungo sa kinaroroon na ni Yumi. Itinuro niya sa kanyang apo ang tamang paghawak ng sibat at pana. Nang sa gayon ay tatama ito sa usa. Unang subok pa lamang ay nagawa ng tamaan ni Aling Tanya ang nakatayong usa. Kuminang ang mga mata ni Yumi dahil sa kausayang ipinamalas ng kanyang lola. Grabe, ang galing niyo naman, Lola Tanya. Gusto ko rin maging isang kagaya mo. Hangang-hanga po ako sa kahusayan mo sa pangangaso. Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling na mangaso sa ating kaharian. Kailangang matuto ka rin kung paano mangaso, Yumi, eh. Para kapag nagugutom ka, ay marunong ka ng pumaslang ng mga ligaw na hayop dito sa gubat. Hindi pwede nga asa ka lang palagi sa mga kasamahan mo, habang patanda ka ng patanda, ay dapat matutuhan mo rin kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Naiintindihan mo ba, apo? Huwag ka mag-alala, Lola. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko na maging isang magaling na mangangaso sa kagubatang ito. Gagawin ko ang lahat upang maging mahusay ako at araw-araw na tayong may huling mga baboy ramo, usa at maging mga ibon. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Aling Tanya. Masayang-masaya siya dahil nakikita niyang pursigido sa Yumi na matuto kung paano mangaso. Iniabot niya sa dalaga ang pana at sibat upang hayaan itong hasain ang kakayahan nito sa pagpaslang ng mga hayop. Sana, kagaya ng ginawa ni Lola Tanya, matamaan ko rin ang usa. Ako nang pinakamasayang mangangaso rito sa gubat kapag nakapaslang ako ng ligaw na hayop. Heto na, aayusin ko ng aking pana sa sibat. Nakapwesto si Yumi sa tabi ng malaking puno ng akasya at handa na siyang panain ang nakaupong usa. Humugot siya ng malalim na hininga at tiniyak niyang matatamaan niya talaga ito. Hindi nagtagal, pinakawala na niya ang kanyang sibat, ngunit nabigo lamang siya. Dahil imbes na tumama ito sa usa, ay tumusok ito sa puno ng niyog. Inis na itinapon ni Yumi ang hawak niyang pana. Ano ba naman to? Palpak na naman ang gawa ko. Hindi ko talaga kayang sundin ang taktika ni Lola Tanya. Ang hina-hina ko pagdating sa bagay na to. Mas lalong nainis si Yumi nang makita niyang tumakbo ang usa palayo sa kanyang kinaroroonan. Napasapo siya sa kanyang noo. Sayang, pagkain na sana pero nakatakas pa. Palibasa, puro palpak kasi ang ginagawa ko. Ayoko na ngang mangaso. Siguro hindi talaga para sa akin ang gawain ito. Narinig ni Aling Tanya ang reklamo ng kanyang apo.
Tumayo siya at natanaw niya ang pana na nasa damuhan at ang sibat na naraong nakatusok sa puno ng niyog. Napagtanto niya na hindi nagawang tamaan ni Yumi ang usa. Pinulot niya ang pana at binunot ang sibat mula sa puno ng niyog at saka ibinigay ito sa dalaga. Huwag kang susuko, Apo. Normal lamang na hindi ka magtagumpay sa una at ikalawa mong subok. Malay mo, baka magtagumpay ka na sa pangatlo mong subok. Huwag kang basta-basta susuko kapag hindi mo nakamit ang isang bagay. Bagkus ay pagbutihin mo ang iyong ginagawa upang maabot mo ang rurok ng tagumpay. Napangiti si Yumi sa winika ng kanyang lola Tanya. Naisip niya na baka tama nga ang sinabi nito. Muli niyang hinawakan ng pana at sibat at iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Pasimple siyang naghahanap ng usa o di kaya ay baboy ramo na maaari niyang panain. Sumuot si Yumi sa masukol na gubat hanggang sa hindi niya namamalayan na malayo na pala siya sa kinaroroonan ng kanyang lola. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya pa rin ang paglalakbay. Yun ang unang pagkakataon na napadpad siya sa bahagi ng gubat na yon. Hindi niya pakabisado ang daan, ngunit sinubukan niyang pasukin ito, baka sakaling makahanap siya ng mga ligaw na hayop. Medyo malayo na ang aking narating, pero mukhang wala pa rin akong nakikitang mga usa. Nagtatago ba sila? O baka naman ay wala na talaga mga ligaw na hayop sa kagubatang ito? Naku, baka inubos na ni Lola Tanya. Sa galing niyang mga aso, lahat ng mga pinapana niya natatamaan niya talaga. Idulok ko talaga ang lola ko. Patuloy niyang binagtas ang masukal na gubat hanggang sa nakarating siya sa mga puno ng mahogani. Napako ang kanyang tingin sa isang usa na abalan kumakain ng damo. Sa wakas, nakahanap din ako ng papanain ko. Aba, mukhang sarap na sarap ang usa sa kinakain niyang damo ah. Hindi ba ako masama kung gagambalain ko ang kanyang masasayang sandali? Kawawa naman siya. Hindi niya alam na pinagpaplanuhan ko na siyang karnihin. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kinaroroonan ng usa at inihanda niya ang kanyang pana at sibat. Inilapit niya ang sibat sa kanyang bibig at saka bumulong. Para siyang baliw na bumubulong sa kanyang sibat, hindi nagtagal ay pinakawalan niya na rin ito. Napalundag siya sa labas na saya nang makita niyang tumama ang kanyang sibat sa tiyan ng usa. Natumba sa damuhan ng kawaawang hayop. Nasinabay naman ang pagbulwak ng dugo nito. Naku, sinasabi ko na nga ba? Matatamaan ko talaga siya. Ang galing ko namang pumana. Panigurado nga hanga sa akin ng lola ko. Hindi na ako makapaghintay na ibalita sa kanyang aking tagumpay. Humakbang siya patungo sa kinaroroonan ng kawaawang usa at mabilis nang binunot ang sibat mula sa tiyan nito. Masayang masaya siya sa kanyang ginawa. Mabuti na lamang at hindi ako kaagad sumuko. May tinatago rin pala akong talento. Tama nga ang sabi ni Lola Tanya. Hindi dapat ako basta-basta susuko kapag hindi ako magtagumpay sa unang subok at sa pangalawang subok. Ang galing talaga ng pangaral ng lola ko. Titig na titig si Yumi sa malusog na katawan ng usa. Maya-maya ay nakaramdam siya ng pagkauhaw. Kaya naman ay hinawakan niya ang ulo ng usa at kinagat ang leeg nito gamit ang kanyang mahabang mga pangil. Ang sarap ng dugo niya, preskong presko pa. Mga ganitong klase ng dugo ang nais ko. Nakakatakam at nakakawala ng uhaw. Salamat at nakita ko ang usang ito. Ang swerte ko talaga ngayong araw. Nabahira ng dugo ang palibot ng kanyang bibig at mabilis na itong nilinis gamit ang kanyang dila. Dinilaan niya ang palibot ng kanyang bibig na mayroong bahid ng dugo. Pagkatapos noon, ay pinasa niya ang usa upang ay uwi sa kanilang bahay. Akmang nga alis na sana siya, nang bigla niyang natanaw ang tatlong mababangis na mga asong lobo. Tumatakbo ang mga ito patungo sa kanyang kinaroroonan. At para bang may balak itong sunggaban siya. Alistong binitawan ni Yumi ang hawak-hawak niyang bangkay ng usa at mabilis nang pinagpapana ang tatlong asong lobo. Humihingal siya habang buong lakas niyang pinapakawala ng kanyang tatlong sibat. Teka, napas lang ko sila? Aba, paano ko nagawang tama ng sibat ang tatlong asong lobo? Magaling na ba akong pumana? O baka naman inakatsamba lang ako
Grabe, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Para siyang isang bata na tumatalon-talon sa kanyang kinatatayuan. Dahil panibagong tagumpay na naman ang kanyang ipinakitang gilas. Patakbo siyang tumungo sa kinaroroon na ng mga asong lobo. At isa-isang binunot ang tumusok na sibat sa katawan ng mga ito. Kung inakala niyong malulupig niyo ako, pwes nagkakamali kayo. Hindi niyo ba alam na isang magaling na mangangaso ang kinakalaban niyo? Kawawa naman kayo. Ang babangis kasi ninyo. Napas lang ko tuloy kayo. Ang mabuti pa, iuwi ko na lang kayo sa bahay at nang matuwa ang pamilya ko. Naku, mayroon na naman kaming ihahaing tatlong asong lobo at isang kawawang usa. Saglit na nag-isip ng paraan si Yumi kung paano niya magagawang dalhin pa uwi ang apat na mga hayop. Maya-maya ay nakakita siya ng isang putol na kawayan. Mabilis na itong kinuha at naghanap siya ng mga baging. Itinali niya sa kawayan ng usa at ang mga asong lobo. Tiniyak niyang mahigpit ang pagkakatali ng mga ito upang hindi ito mahulog. At ngayon na itali ko na sila sa kawayan. Pwede ko na silang iuwi at gagawing hapunan. Ang galing talaga ng mga naiisip kong ideya. Pinasa na ni Yumi ang kawayan kung saan ay naroon nakatali ang mga nahuli niyang ligaw na hayop. Binitbit niya rin ang kanyang mga sibat, pati na rin ang kanyang pana. At saka sinimulan ang mahabang paglalakbay pauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, ay nakarating na rin siya. Hangang-hanga sa kanya ang mga pamilya niyang aswang nang makita nila ang mga hayop na dala ng dalagita. Abay, nakakatuwa dahil marunong ng mga aso ang aking dalagita. Manang-mana ka talaga sa akin, anak. Ang galing-galing mong mga aso. Sambit ng kanyang ina na si Aling Sita. Siyempre, tinuruan kasi ako ni Lola Tanya kung paano humawak ng pana at sibat. Dahil sa kanya, natuto kong pumaslang ng mga ligaw na hayop sa kagubatan, Nay. Hindi ko akalain magagawa ko rin ang mga ginagawa nyo. At ngayong marunong na akong mga aso, tutulungan ko po kayo sa paghanap ng ating mga pagkain. Hindi na po tayo magugutom, Nay. Mabuti naman, at mayroon na kaming katulong sa paghanap ng mga pagkain. Pero hindi lang dapat ikaw ang tutulong sa amin. Kailangang turuan mo rin ang mga nakababata mong kapatid. Gusto ko ay sa ating pamilya magmula ang mga malulupit sa larangan ng pangangaso. Ano po, Nay? Tuturuan niya rin akong mga aso? Tama po ba ang narinig ko? Kasusulpot lamang ng batang si Kaykay, ngunit kaagad itong sumali sa kanilang usapan. Oo naman, anak. Hindi pwedeng kami mga matatanda lamang ang marunong mga aso. Kahit bata ka pa, dapat ay bihasa ka nang humawak ng pana at sibat. Hindi pwedeng wala kang alam sa mga bagay-bagay, Kaykay. Wala sa ating lahi ang pagiging mahina. Naku, kung pangasili naman ang usapan, aba, anda po akong matuto. Alam mo, Nay, matagal ko nang pangarap na mahawang isang mangaso. Ang astig kasing tingnan kapag uuwi ako ng may daladalang hayop. Siyempre, para mayroon tayong pagkain. Nakakagutom kasi dito sa gubat. Aba, mukhang nagmamadali na talagang matuto itong kapatid ko, ah. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din ituturuan kitang humawak ng pana at sibat para sabay na tayong mangangasa sa gubat. Wika naman ni Yumi sa kanyang kapatid. Tuwang-tuwa naman si Kaykay at tila ba hindi na ito makapaghintay pa. Mamaya na kayo mag-usap mga anak. Kaykay, Yumi, linisin niyo muna ang katawan ng usa at ng mga asong lobo para maihaw na natin yan. Takip silim na at paniguradong gutom na kayo. Sige po na, kami na po ni Ate Yumi ang bahala rito. Maupo muna po kayo riyan na para pong isang prinsesa. Napangiti si Aling Sita at Yumi dahil sa huling sinabi ni Kaykay. Kahit kailan ay mapagbiru talaga si Kaykay. Siya ang tipo ng batang masayang kausap at nakakawala ng lungkot. Nakatutuwa dahil nakapas lang ko ng usa ate. Alam mo bang paborito kong hayop nito? Ang sarap kasi ng lasa nito eh. Pero sana sa susunod na araw, ibon na naman po ang mapas lang mo. Matagal na akong hindi nakakakain ng ibon. Naku,
Kung marunong lang akong mga aso, abo, araw-araw talaga akong manguhuli ng mga ipon. O sige, manguhuli tayo bukas ng mga ibon. Ikaw naman, daig mo pang isang naglili. Ate naman eh, kasi gusto ko lang naman kumain ng ibon eh. Malinom naman kasi ang kanyang laman, ang sarap kainin. Masayang nag-uusap ang dalawang magkapatid habang inaalis nilang balahibo ng mga asong lobo, kung saan-saan na umabot ang kanilang usapan. At talaga namang natuwa si Yumi sa pagiging makulit ng kanyang kapatid. Pagkatapos nilang linisin ang mga hayop, ay nagpaapoy sila at nagtulong-tulong sa pag-iihaw. Makalipas ang mahigit isang oras na pag-iihaw, ay nagtipon-tipon na sila at sinimulan ng masarap na hapunan. Kasabay nilang kumain sina Aling Tanya at ang kanilang itay na si Mang Diego. Sarap na sarap sila sa karne ng usa at asong lobo. Ang isang asong lobo ay ibinigay nila sa kanilang kapitbahay. Nakatulad din nilang aswang. Kinabukasan ay maagang nagising si Nayumi at Kay Kay. Tumungo sa gubat ang dalawang magkapatid, kung saan doon tinuturuan ni Yumi si Kay Kay kung paano tamaan ng sibat ang mga ligaw na hayop. Tandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko ha. Ayokong paulit-ulit ka nagtatanong at paulit-ulit din ako magpapaliwanag. Sundin mo lahat ng itinuro ko sa'yo. Naiintindihan mo ba, Kay Kay? Oo naman ate, huwag ka mag-alala. Mas mabilis pa ang matuto kayo sa sayo eh. Nakakita mo ba ang usa na yun? Tingnan mo kung paano tatama sa kanyang katawan iring aking sibat. Hay naku, nagsalita na naman ang mayabang kong kapatid. Gawin mo na agad, hindi yung puro ka lang salita. Patunayan mo ang mga sinabi mo. Kinindatan ni Kay Kay ang kanyang ate at kapag kuwan ay isinentro niya ang pana sa uli ng usa. Sinisigurado niyang matatamaan niya talaga yon, upang hindi siya pagtawanan ng kanyang ate. Hindi nagtagal, pinakawalan niya na rin ang hawak niyang sibat. Aba, ang husay mo naman Kay Kay. Isang turo ko lang sa'yo, pero natamaan mo kaagad sa uli ang usa. Hanga na naman ako sa'yo. Sabi ko na eh, mas magaling pa ako sa'yo ate. O ano, gusto mo pa bang subukan ko ulit? Sige nga, subukan mo ulit para malaman natin kung talagang magaling ka na nga bang pumana o baka naman tsamba lang ang unang tama mo. Muli silang naghanap ng isa pang usa at nang makahanap sila ay mabilis itong pinana ni Kay Kay. Laking gulat ni Yumi sapagkat kagaya ng una ay tumama na naman ang sibat sa ulo ng usa. Pinuri niya ang kanyang kapatid dahil sa angking kahusayan nito. Alam mo Kay Kay, magaling ka na sa larangan ng pangangaso. Pagbutihin mo lamang ngayong kakayahan. Oo naman ate Yumi, maraming salamat sa pagturo mo sa akin kung paano ang tamang paggamit ng pana at sibat. Sus, ganito lang naman pala kadali yun eh. Tuwang-tuwa si Yumi dahil dalawa na silang magkapatid ang marunong mangaso. Tsak nang hindi na sila magugutom sapagkat araw-araw na sila manguhuli ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Makalipas ang ilang minuto ay binikbit na nila ang mga usang napas lang nila sa gubat at inuwi yun sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang sapagkat mabubusog na naman sila. Kaagad naman nilang ibinalita sa kanilang lola ang kaalaman nila sa pagpapana. Masayang-masayang kanilang lola Tanya dahil yun na raw ang simula upang matuto silang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Sa paglipas ng maraming araw ay mas lalong hinasa ni Nayumi at Kay Kay ang kanilang kakayahan sa pangangaso. Hindi maipagkakailang sobrang husay na talaga ng dalawang magkapatid. Bawat ligaw na hayop na gusto nilang patamaan ay agad nilang natatamaan. Hindi rin nakaligtas sa mga matutulis na sibat ni Kay Kay ang mga ibong nagsisiliparan o kaya naman ay nakadapo sa sanga. Tingnan mo ate Yumi, ang dami kong nahulong mga ipon. Tsaka na mabubusog na naman ako mamaya. Ang saya pala kapag marunong ka ng pumana. Nagagawa mo pa ang mga gusto mong gawin at nakukuha mo ang mga gusto mong kainin. Kagaya na lamang ito mga ipon. Pangarap ko lang ito dati na makahuli ng ganito karami. Pero ngayon, natupad ko na. Puminta ang masayang ngiti sa labi ni Yumi
nang makita niyang maraming ibon na nahuli ni Kay Kay. Nakumpirma niyang mahusay na talagang mangaso ang kanya na kababatang kapatid. Ngayong marunong na kayong pumaslang ng mga ligaw na hayo. Tuturuan ko naman kayo kung paano pumaslang ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Nayumi at Kay Kay nang marinig nila ang winika ni Aling Tanya. Ang ibig mo pong sabihin, papatay rin kami ng mga ordinaryong tao? Kagaya po ba ng mga ginagawa ninyo? Ganun po ba, Lola Tanya? Oo naman, Yumi. Hindi pwedeng pangangaso lang alam niyong gawin. Kailangan niyo rin matutuhan kung paano pumaslang ng mga tao para hindi kayo magutom kapag humahap din ang inyong tiyan. Paubos na ang mga ligaw na hayop sa guba at hindi maaari nakadepende lamang tayo sa kanila. Maiging pag-aralan ninyo kung paano pumatay ng tao para may kakainin pa rin kayo kapag tuluyan ang naubos ang mga hayop sa kagubatang ito. Hindi ko po kayang pumatay ng mga tao, Lola. Naawa po ako sa kanila. Mas lalong hindi ko po kayang pumatay ng mga bata. Marupok po ang puso ko kapag nakakarinig ako ng mga batang umiiyak. Ako rin po, Lola Tanya, naawa rin akong pumatay ng mga tao. Lalo na pag wala naman po silang kasalanan. Siguro, mababaliw ang kanilang mga pamilya sa kakahanap sa kanila kapag pinaslam ko sila. Aba, wala sa lahi natin ang pagiging isang maawain, mga apo. Itatak na niyo sa inyong mga ACF na tayo mga aswaang at kailangan nating pumaslan ng mga ordinaryong tao kung kinakailangan. Huwag na huwag kayong magpapadala sa marupok ninyong puso dahil tsak na magugutom lamang kayo kapag papairalin ninyo ang pagiging maawain. Natamemay na lamang si Nayumi at Kay Kay sa sinabi ng kanilang Lola Tanya. Iniisip pa lamang nilang papatay sila ng mga ordinaryong tao ay nag-uumapaw na sa sobrang awa ang kanilang mga puso. Iniisip rin nila na baka hindi sila makakatulog ng maayos kapag mayroon silang napaslang ng mga inosenteng tao. Nang sumapit ang gabi ay agad silang isinama ng kanilang lola patungo sa bayan kung saan ay maraming mga tao ang naninirahan. Naglalakad-lakad sila sa gilid ng kalsada at nagkunwari na sila ay mga normal na tao lamang. Palalim na ng palalim ang gabi, kaya naman ay kukunti na lamang ang mga taong kanilang nasisilayan. Maging ang mga sasakyang dumaran ay bilang na lamang sa kanilang mga daliri. Naantok na po ako, Lola Tanya. Hindi po ba tayo uuwi? Tanong ni Kay Kay, baka sa kanyang ekspresyon na masyado na siyang naiinip dahil mahigit isang oras na sila naglalakad, ngunit hindi pa rin naisa sa katuparan ng kanilang plano. Wari ba ay nagsasayang lamang sila ng oras sa haba ng kanilang nilakbay? Huwag ka nga magmadali, Kay Kay. Kalma ka lang dyan. Hindi pa tayo pwedeng uuwi dahil wala pa tayong nabibiktima. Naku, ang tagal naman yun, Lola. Niinip na ako sa kahintay. Hindi ba pwedeng atakayin na lamang natin ang mga taong dumaraan? Bakit ba kasi kailangan pa tayong mamili kung sinong ating papaslangin? Isip bata ka pa talaga, apo ko. Marami ka pang hindi nalalaman. Bilang mga aswang, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa pambibiktima ng mga ordinaryong tao. Hindi lang tayo basta sugod ng sugod. Dapat ay marunong tayong mangilates kung nasa ligtas ba tayong lugar. At siguraduhin nating walang kalaban-laban ang ating aatakihin. Nang sa gayon, ay hindi natin maipahamak ang ating mga sarili. Ang dami mo namang alam, Lola. Alatang biyasa ka na talaga sa pambibiktima ng mga tao. Siguro, hindi na mabilang ang mga tao ang kinain mo. Isa ka talagang astig na aswang, Lola Tanya. Nakikinig lamang si Yumi sa usapan ni Kay Kay at Aling Tanya habang dahan-dahan silang naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay napansin nilang isang motorsiklo na huminto sa kanilang unahan. Nagkukumaw sa pagbaba ang driver at tumungo sa puno ng mangga at saka umihi. Dito lang muna kayo, mga apo. Panoorin niyo kung paano ko paslangin ang driver ng motorsiklo. Dali-daling lumapit si Aling Tanya patungo sa kinaroroonan ng lalaki na abala sa pag-ihi. Simbilis ng kidlat ang kanyang bawat kilos. Nagawa niyang sakmalin ang lalaki sa loob lamang ng ilang segundo.
maya-maya pa. Kinagat niya ang leeg nito na ikinasirit naman ng presko nitong dugo. Kay Kay, tingnan mo sa Lola Tanya. Grabe, napakahalimaw niya palang pumaslang ng tao. Inakabahan ako sa ginawa niya. Ama Ate Yumi, sanay na sanay na talaga siya sa ganyang gawain. Naku, inikman niya pala ang laman ng lalaki. Mukhang sarap na sarap si Lola sa kanya. Nakatingin lamang ang magkapatid sa kriming ginagawa ng kanilang lola. Mabuti na lamang at walang ibang mga sasakay na napadaan ng mga sandaling yon. Mabilis na inilabas ni Aling Tanya ang malaking sako na galing sa kanyang tagiliran. At saka isinilid roon ang bangkay ng lalaki. Hangang-hanga si Nayumi at Kaykay sa kalupitan ng kanilang lola. O ano, nakita nyo ba kung paano dapat pumaslan ng mga tao? Opo Lola, grabe, ang lupit mo palang pumaslang la. Di man lang nakaligtas sa iyong mga kamay ang lalaking yon. Sambit ni Yumi habang nakatingin siya sa isang sako na hawak-hawak ng kanyang lola. Tsakin yung hindi dapat makaligtas ang bibiktimahin ninyo nang sa gayon ay hindi kayo mapahamaak. Pero, kinakabahan po ako dahil baka malaman ng mga residente rito na tao ang laman ng sako natin. Naku, aniguradong uhulihin nila tayo. Natatakot po ako la. Sambit ni Kaykay habang palingalingin siya sa paligid. Huwag kayong mag-alala mga apo. Ilang beses ko nang ginawa ang bagay na to. At ni isa ay walang nakapansin na bangkay ng tao ang pasan-pasan ko. Siguro, iniisip nila na mga kahoy lamang ito. O di kaya ay mas mahalagang mga bagay. Tara na mga apo. Kailangan na nating umuwi. Total ay may nabingwit na naman tayong pagkain. Nagkukumahog silang umalis ng lugar na yon. Binaybay nilang kabaan ng daan. Hanggang sa nakarating din sila sa kanilang bahay. Kaagad namang pinagtatadtad ni Aling Tanya ang karne ng lalaking kanyang nabiktima at ginawang adobo sa gitna ng gabi. Busog na busog naman ang kanilang buong pamilya dahil sa masarap na putaheng sabay-sabay nilang nilantakan. Paborito na Yumi at Kaykay ang karne ng tao. Ngunit sa buong buhay nila ay hindi pa nila naranasang pumaslang ng tao at yun ang bagay na dapat nilang matutuhan. Ngunit hindi na sila sigurado kung kaya na ba nila itong gawin. Isang araw habang abalang nangangaso sa gubat ang dalawang magkapatid, ay nakarinig sila ng ingay mula sa di kalayuan. Habang tumatagal ay palapit ng palapit sa kanila, ang ingay na wari ba'y pagmamay-ari ng mga bata. Nang kalaunan, ay natanong nilang dalawang batang lalaki na naglalakad at may bitbit ng mga tirador. Kaykay! Tingnan mo oh, may dalawang batang naglalakad. Parang hindi naman taga rito ang mga batang yan. Bakit kaya napadpad sila sa gubat na to? Talagang hindi sila taga rito Ate Yumi. Nakakita mo bang hawak-hawak nilang tirador? Baka manguhuli sila ng mga ibon kaya sila napadpad dito. Naku, hindi malam ba nila alam na delikado rito? Pinagmasdan ni Nayumi at Kaykay ang dalawang batang lalaki. Habang tumatagal ay nag-iiba ang kanilang mga tingin sa dalawang bata. Wari ba'y gusto na nilang karnahin ang mga ito sabagkat tinahanap na naman ang kanilang sigmura ang karne ng tao. Gusto kong matikman ang karne nila kay Kay. Paano kaya kung papaslangin natin sila? Kagaya ng pagpaslang ni Lola Tanya sa lalaking umihi sa kalsada. Nga rin ate. Natatakam din ako sa kanilang mga batang yon. Pero biglang nag-iba ang aking pakaramdam nang makita ko sila. Alika Ate Yumi, papatayin natin sila. Pero teka lang Kaykay, mukhang hindi ko kayang saktan sila gamit ang sarili kong mga kamay at matutulis kong mga pangil. Naawa ako sa kanila. Ate naman, di ba ang sabi sa atin ni Lola Tanya? Huwag daw nating pairahil ng pagiging maawain dahil mga aswang tayo. Hindi raw dapat tayo nagpapadala sa karupukan ng ating puso. Dahil doon ay muling na nariwa sa alaala ni Yumi ang sinabi ng kanilang lola. Naisip niya na tama naman ang mga winika nito. Makalipas ang ilang segundo
ay buo na ang kanilang desisyon. Naiuwi na sa kanilang bahay ang dalawang batang napadbad sa gubat. Habang abal ang mga ito sa paghanap ng mga ibon, ay mabilis na lumapit si Nayumi at kay Kai, palapit sa mga ito. Hinawakan nila ang kamay ng dalawang bata. Bunsod ng labis na gulat, ay nabitiwan ng dalawang bata ang hawak nilang tirador. Nagsusumigaw sila at sinubukang kumalas mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Nayumi at kay Kai. Ngunit sadyang malakas ang magkapatid. Hindi sapat ang lakas ng mga batang lalaki upang labanan ang dalawang aswang. Akmang kakagatin na sana ni Yumi ang laig ng batang lalaki nang bigla siyang nakaramdam ng awa. Sa tuwing tinitingnan niya ang luha sa mga mata ng batang hawak-hawak niya, ay nagmimistulang mamo ng kanyang puso. Subalit hindi niya ipinapahalatang mahina siya. Kumuha ka muna ng baging kaykay. Ako na muna ang bahala magbantay sa kanila. Sige na, kumuha ka na ng mga baging para maitali natin ang kanilang mga paa at kamay. Bilisan mo! Alisto namang sumunod si Kaykay sa utos ng kanyang ate. Tumungo siya sa kinaroroon na ng mga malalaking baging. At nang makakuha na siya, ay kaagad niya itong ibinigay kay Yumi. Mahigpit nilang ginapos ng baging ang mga paa at kamay ng dalawang batang lalaki. Nagsusumigaw ang mga ito at nagmamakaawa. Subalit hindi nagpatinig si Nayumi at kay Kai. Hinila nila ang mga ito pauwi sa kanilang bahay. Hawak ni Yumi ang isang bata at hawak naman ni Kai Kai ang isa. Walang segundo na hindi umiiyak ang mga ito habang hilahila nila ito pauwi sa kanilang tahanan. Aba, bakit nyo naman iginapos sa mga batang yan? Kabilang ba sila sa mga ordinaryong tao? Yun kaagad ang tanong na bumungad mula sa kanilang lola nang makarating sila sa bahay nila. Opo la, mga ordinaryong tao po sila. Dinala po namin sila rito para mayroon na po tayong kainin. Alam kong gutom na po kayo sa karne ng tao. Ang hihina naman ninyo. Hindi nyo na dapat iginapos ang batang yan. Hindi ba't may mga pangil naman kayo? May mga mahabang kuko. At may malalakas na pwersang naiiba sa mga ordinaryong tao na kagaya nila. Bakit hindi na lang ninyo pinaslang sa gubat ang mga batang yan? Masyadong masakit sa tenga ang kanilang iyak at sigaw. Nagkatinginan sa isa't isa si Nayumi at kay Kai matapos silang sermonan ng kanilang lola Tanya. Hindi nila akalaing papagalitan sila nito dahil lamang sa hindi nila pinaslang ang dalawang bata. Pasensya na po lola Tanya. Bigla kasi kaming pinanghinaan ng loob eh. Nakaramdam kami ng awa nang akmang sasakmali na sana namin sila. Katwira ni Yumi habang nanlilisik ang mga mata ng kanilang lola. Maya-maya ay hinila ni Aling Tanya ang isang batang lalaki at walang awang kinagat sa leeg. Tanaw na tanaw nila ang matutulis ng mga pangil ng kanilang lola habang kinakagat nito ang leeg ng bata. Nagsusumigaw na sa sobrang sakit ng kawaawang bata. Ngunit hindi malang lumambot ang puso ni Aling Tanya. Sumirit ang dugo sa leeg ng bata at pumunta sa suot nitong damit. Tila ba naubusan ng hininga si Yumi habang pinagmamasdan niya ang kademonyohang ginagawa ng kanilang lola. Makalipas ang ilang minuto ay bumagsak sa lupa ang bata at tuluyan ang naputulan ng hininga. Ayan, wala nang buhay ang mga batang yan. Ganyan lang kadali ang pamaslang ng tao. Walang kahirap-hirap at tanging lakas lang ng loob ang magsisilbing lakas. Ngayong dalawang beses nyo nang nasaksihan kung paano ako pumatay. Ngayon ay kayo na naman ang gumawa. Paslangin nyo ang isa pang natitirang bata. Gahen nyo lang ang ginagawa ko. Muli nagkatinginan sa isa't isa si Nayumi at kay Kai. Ang paraan ng kanilang mga titig ay tila ba nangungusap. Maya-maya ay biglang nagmakaawa ang batang lalaki. Lola, pwede bang pakawalan na lang natin ang batang ito? Nakakaawa kasi siyang tingnan. Mukhang hindi naman kaya ni Ate Yumi na pumaslan ng innocenteng bata. Kahit kailan, ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Hindi ba't ilang beses ko nang sasabihin sa inyo na huwag ninyong pairali ng awa? Ang hihina talaga ninyo.
wala kayong binatbat sa mga batang aswang dito sa ating lugar. Kung tutuusin, hindi naman ba lang ang kanilang napaslaang. Pero kayo, ang duwag ninyo. Natamemay naman si Nayumi at Kaykay sa winika ng kanilang lola. Maya-maya ay biglang dinuruan ng batang lalaki si Aling Tanya at pinagmumura ito ng mahigpit 10 beses. Sumigaw pa ito na sana imapatay na raw ang demonyong matanda. Baka sa mga mata ni Aling Tanya na nasaktan siya sa sinabi ng batang lalaki. Kaya naman ay kaagad na nalusaw ang namuong awa sa mga puso nito. Sa mga puso ni Nayumi at Kaykay, hindi nila nagustuhan ang ginawang pambabastos ng bata. Kaya imbes na pakawalan ito, ay mabilis nila itong kinagat sa leeg. Bunsod ng labis na hapde at ng sakit. Ay halos nagwawala na ang batang lalaki. Pinagkakakalmot ni Kaykay ang mukha nito hanggang sa nawalan ito ng malay. Kaykay, tingnan mo, hindi na siya gumagalaw. Hindi na rin tumitibok ang kanyang pulso. Nagawa nating paslangin ang batang to. Sambit ni Yumi habang hawak-hawak niya ang pulso ng dugo ang bata. Namilog ang kanyang mga mata at tila ba hindi siya makapaniwala sa kanilang nagawa. Nga ate, hindi ko rin ala ang magagawa natin pumaslang ng tao. Ganoon lang pala kasimple, no? Galit lang pala talaga ang magiging sundata para makapaslang tayo ng mga insenteng nila lang. Hindi makapaniwala ang dalawang magkapatid. Samantalang si Aling Tanya naman ay masayang nakatayo habang nakatingin siya sa kanyang mga apo. Mabuti naman. At hindi ninyo pinairal ang karupukan ng mga puso ninyo. Natutuwa ako dahil sa wakas ay nalampasan niyo ang kahinaan ninyo. Ngayong marunong na kayong pumaslaang, siguro naman hindi na ako mahihirapang maghanap ng pagkain kung sakaling mahina na ang aking katawan. Sinasanay ko lang kayo sa bagay na ito dahil hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay nasa tabi ninyo kami ng mga magulang ninyo. Darating ang oras na mawawala na kami sa mundong ito. At sa mga oras na yon, ayaw namin na magmistula kayong mga basang sisiyaw. Nang sumunod na mga araw, ay nagkaroon ng sakit si Aling Tanya. Sa sobrang taas ng lagnat nito, ay nahihirapan ito magtrabaho. Nahihilo rin siya kapag tumatayo. Ang kanilang ina na si Aling Sita ang nag-aalaga sa matanda. Wala na tayong makain mga anak. Mukhang gutom na ang lola ninyo. Kung maaari, tumungo muna kayo sa gubat at maghanap ng pwedeng kainin. Dalhin ninyo ang mga pana at sibat ninyo, baka sakaling may mahanap kayo mga ligaw na hayop. Wika ni Aling Sita habang hinihilot nito ang katawan ni Aling Tanya. Sige po nay, kami na po ni Kaykay ang bahalang maghanap ng pagkain. Dito lang po muna kayo ni Lola Tanya, uuwi po kami kaagad. Kapag may nahuli na kaming usa o kaya ay mga baboy ramo. Mabilis na tumungo si Yumi sa kinilalagyan ng kanilang pana at sibat. Aligaga niyang kinuha yon. At sa kabinit-bit patungo sa labas ng bahay, habang nakasunod naman sa kanya si Kaykay. Sabay nilang binigtas ang pasikot-sikot na daan patungo sa gubat. Tinalasan nila ang kanilang paningin sa paghahanap ng mga ligaw na hayop. Kunina po tayo paikot-ikot dito ate Yumi, pero wala pa tayong nanguhuling mga hayop. Mukhang ubos na ang mga ligaw na nilalang dito sa gubat. Habaan mo pa ang pasensya mo Kaykay. Baka nagtatago lamang ang mga hayop, kaya nahihirapan tayong hanapin sila. Bilisan mo ang paglalakad, makakahanap din tayo ng mga usa dito. Iginala nila ang kanilang mga tingin sa buong paligid, maging ang mga sanga ng kahoy ay sinusulya pa ni Kaykay. Nagbabaka sakali siyang makakita ng mga ibon na nagpapahinga sa sanga. Ano ba naman to ate? Wala pa rin tayong nahuhuli. Kahit mga ibon man lang, mukhang naging mailap na sila. Siguro umiiwas na sila sa atin. O baka naman ay inuubos na mga kapitbahay nating aswang. Narinig ko kasi kaninang nangasaraw sila rito sa gubat. Tama ka nga Kaykay.
Mukhang wala na tayong makita mga ligaw na hayop. Ay naku, gutom na siguro si Lola Tanya. Kaninang umaga pa siya hindi kumakain. Kawawa naman ang lola natin. Siguro, kung di nagkasakit si Lola, araw-araw tayo may pagkain. Hindi yata tayo nauubusan ngayon ng mga karne. Malapit kasi mga aso ang lola natin. At hindi rin sila natatakot pumasla ng mga ordinaryong tao. Sambit ni Kaykay, habang patuloy pa rin nilang iginagala sa paligid ang kanilang mga tingin. Hindi nagtagal, ay napagpasya nila magpahinga na lamang mula sa puno ng mangga. Napapagod na kasi sila sa paglalakad at nagugutom na rin sila. Ngayon na huwag yung mailap na ang mga ligaw na harap dito sa gubat. Anong gagawin natin, ate? Saan tayo kukuha ng pagkain? Naiinip na yata si nanay sa kakaintay sa atin. Pagkasambit ni Kaykay ng mga salitang yon, ay bigla silang nakakita ng isang lalaki na naglalakad sa gitna ng gubat. Kumikinang ang kanilang mga mata na tila ba bigla silang nabuhay ng pag-asa. Kaykay, may isang lalaki ang napadpad dito sa gubat. Mukhang ito na yata ang sagot sa ating problema. Nagkatinginan sila. At kapag kuwan ay pinagmasdan nila ang agaw ng... galaw ng lalaki. Hindi na natin palalampasin ang pagkakataong to, Ate Yumi. So ngayon, unahin muna natin ang kapakanan ng ating mga sarili. Alam kong gutom na gutom ka na rin, Ate Yumi. Pero wag na tayo mag-atubiling karnin ang lalaking nun. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, Kaykay. Palapit na siya ng palapit sa atin, kaya hindi pwedeng marinig niya ang ating usapan. Saglit silang tumahimik habang hinihintay nilang dumaan sa kanilang harapan ang lalaking may terador. Sa tingin nila, ay nasa 25 anyos na ang lalaking yon. Hindi nagtagal, ay nakarating na rin ito sa kanila. Nang makita sila ng lalaki, ay kaagad itong huminto at saka tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Nagmistulang inosente ang mga mukha ni Yumi at Kaykay habang hinahayaan nilang pagmasdan sila ng lalaki. Nang mga sandaling yon, ay tatlo lamang silang naroon sa gubat. Habang tumatagal ay napapansin ni Yumi na parang biglang naging kakaiba ang tinging ipinupukol ng lalaki. Ang klase ng tingin na parabang minamanyak nito ang kanyang pagkababae. Kumindat pa ito kay Yumi na parabang isang adik. Inis na si Yumi sa tingin ibinabato sa kanya ng lalaki. Ngunit pinilit niyang kumalma. Inihanda niya ang kanyang sarili upang atakihin ito. Maya-maya inilabas ng lalaki ang mahabang patalim mula sa tagiliran nito na parabang tinatakot niyang dalawang magkapatid. Ang gaganda niyo mga babae. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng dalawang dilag sa gitna ng gubat na to. Gusto niyo bang ituro ko sa inyo ang daan patung... Hindi na nito na ituloy ang kanyang sasabihin nang pukulin ito ng masamang tingin ni Yumi. Ngunit nangaakit ang mga tingin nito habang humahakbang ito patungo sa kinaroroon na ng magkapatid. Nang makalapit ito ay tinangka nitong himasin ng dibdib ng dalaga. Ngunit mabuti na lamang at mabilis na naagaw ni Yumi ang hawak nitong patalim. At saka sinipa niya ito. Napahiyaw ito dahil sa sobrang sakit. Ang bastos mong lalaki ka dahil sa ugali mo, hinding-hindi kami maaawang paslangin ka. Galit na usal ni Yumi at walang pag-aalinlangan niyang sinaksakang tiyan nito. Kaagad namang kinagat ni Kaykay ang leeg nito na mas lalong nagpahirap sa lalaki. Nagsusumigaw na ito sa gitna ng gubat habang patuloy siyang inaatake ng magkapatid. Pinaulan na ni Yumi ng saksakang katawan nito hanggang sa tuluyan na nitong binaybay ang huling nota ng kanyang hininga. Ilang mga bagay sa mga manakas na kagaya mo, naliligo ka na tuloy sa sarili mong tuko. Wika ni Kaykay habang hingal na hingal siya sa pakikipaglaban. Naku, kung nagkataong mga normal na babae lang tayo, siguro kawawa na tayo sa lalaking to.
Hindi ko akalain may manyakas pa palang napapadpad sa masukal na gubat na ito. Ang malas na lang dahil mga aswang ang napagtripan niya. Uwi ka naman ni Yumi. Kinuha nila ang malaking sako na naraong nakasabit sa sanga ng mga mangga. Tinadtad nila ang bangkay ng lalaki hanggang sa nagkapera-peraso ito. Isinilid nila yon sa loob ng sako upang dalhin pa uwi sa kanilang bahay. Pagkatapos nun ay sinimula na nila ang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Tuwang-tuwa sila dahil mayroon na naman silang kakainin. Abang buhay na lang ba tayong papas lang ng mga tao, ate? Natigil si Yumi sa paglalakad nang marinig niya ang tanong ng kanyang kapatid. Sa tingin ko, oo, ito na ang buhay natin kay Kai. Araw-araw nitong iikot sa pangangasin ng mga ligaw na hayop at pagpas lang ng mga ordinaryong tao. Ano pa bang dapat nating gawin? Ito lang ang alam nating paraan para mabuhay. Bata pa lamang tayo. Minulat na tayo ng ating mga magulang sa katotohanan ng kampon tayo ng mga aswang. Alam mo ate, minsan iniisip ko na mas maganda siguro kapag kagaya tayo ng mga normal na bata, nakakapag-aral sila at hindi lang sa gubat umiikot ang kanilang buhay. Bakas ang lungkot sa tono ng boses ng batang si Kai Kai. Pinupunto niyang naiinggit siya sa buhay ng mga normal na bata. Ano ka ba naman kay Kai? Kung saan-saan na napapadpad ang imahinasyon mo? Huwag kang maiingit sa mga normal na bata. Kasi kung tutuusin, mas makapangyarihan nga tayo kaysa sa kanila. Nagagawa natin magpalit ng anyo kapag gusto natin. Pero ang mga ordinaryong tao, wala silang kapangyarihan na magpalit ng anyo. Huwag kang maging malungkot. Masaya naman ang buhay natin dito sa gubat, hindi ba? Subakay. Tama ko nga ate Yumi, tunay ngang mas makapangyarihan tayo kumpara sa mga ordinaryong tao. Sumilay ang ngiti sa labi ni Yumi. Pakiramdam niya ay nagawa niyang pag-anin ang loob ng kanyang kapatid. Tinapak niya ang balikat ni Kai Kai at saka muling ngumiti. Tama na ang drama, kailangan na nating makauwi sa bahay dahil hinihintay na tayo ni nanay. Siguradong matutuwa na naman sila sa dala nating karne ng tao. Halika na Kai Kai, ipagpatuloy na natin ang ating paglalakbay. Muli nilang binagtas ang kabaan ng daan hanggang sa tuluyan na rin sila nakarating sa kanilang tahanan. Walang mapagsidla ng tuwang nadarama ng kanilang ina dahil sa dala nilang karne ng tao. Sinabi pa nito na talagang maaasahan nila ang kanyang mga anak. Sa paglipas ng mahiwagang panahon, ay mas lalong naging mahusay si Yumi at Kai Kai sa pagpas lang ng mga inosenteng tao. Palagi sila magkasama kahit saang dako man sila mapadpad. Naging kakampi nila ang isa't isa at naging maayos na rin ang kalagayan ng kanilang lola Tanya. Namayagpag ang pagiging matapang ng dalawang magkapatid at hindi na nila pinaiiral ang karupukan ng kanilang mga puso. Pumapas lang sila ng walang awa at yun ang nagsilbi nilang pundasyon upang hindi sila magutom. Ate Yumi, balita ko, piyesta daw ngayon sa bayan. Naku, maniguradong marami na naman mga tao ang paggala-gala sa gabi. At ano namang binabalak mo kay Kai? Iyayayain mo na naman ba ako na pupunta roon? Ganun na nga ate. Eh, manguhula ka nga talaga. Hindi ko pa nga sinasabi ang plano ko, pero alam na alam mo na. Sinasabi ko na nga ba eh. Hay naku, ang kapatid ko talaga. Napakabilis makaamoy ng balita tungkol sa mga nagaganap sa bayan. Siyempre, ako na to eh. Tayo na ate, pupunta na tayo sa bayan at magkunwaring normal ng mga tao. Masayang gumala kapag fiesta dahil tsak na marami tayong mabibiktima. Ulasan ng balak si Yumi na mamasyal sa piyestahan. Ngunit pinilit siya ng kanyang makulit na kapatid. Dahil doon ay wala na silang nagawa, kundi ang pumayag na lamang. Oo na kay Kai, sasamahan na kitang mamasyal sa piyestahan. Ikaw ah, nagpapahalata ka talaga na gusto mo na namang tumikim ng karne ng tao. Ngumisi lamang si Kai Kai sa winika ng kanyang ate Yumi. Nang sumapit ang gabi,
ay nagpaalam na sila sa kanilang mga magulang, pati na rin kay Aling Tanya. Kaagad naman silang pinayagan ng mga ito at kabilin-bili na ng kanilang ina na mag-iingat sila sa paglalakbay, lalong-lalo na sa pambibiktima ng mga gumagalans. Lalong-lalo na sa pambibiktima ng mga gumagala sa piyesta. Hindi talaga ako nagkamali ng hunala. Marami talaga mga tao rito, Ate Yumi. Nakakatawa naman ang gabing to. Mukhang mabubusog talaga ako na ito. Sambit ni Kay Kay nang makarating sila sa bayan. Bumungad sa kanilang paningin ang napakaraming tao at maging ang ingay ng musika. Pasimple namang iginala ni Yumi ang kanyang mga mata upang maghanap ng pwedeng biktimahin. Maya-maya ay napansin niya ang isang binatang lalaki na tingin ang tingin sa kanya. Sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin ay kaagad itong umiiwas. Bigla tuloy siyang dinalaw ng pagtataka kung bakit ganoon makatingin sa kanyang binata. Ate Yumi, bakit parang tutok na tutok ko sa katitingin sa bandang kaliwa? Sino bang tinitingnan mo? Wala naman kay Kay. Itinago na lamang ni Yumi ang tungkol sa lalaking pasulyap-sulyap sa kanya. Para kay Yumi, pogi naman ang binata. Mayroon itong matangos na ilong, makinis na kutis at mapupungay na mga mata. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang nilapitan ng binata at saka hinawakan ng kanyang kamay. Ayon sa binata ay gusto raw siyang isayaw nito. Noong una ay tumanggi pa si Yumi. Ngunit nang kalaunan, natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nasa gitna na ng plaza at nakikisayaw kasama ang estrangherong lalaki. Nakahawak siya sa mga balikat nito. Samantalang ang mga kamay naman ng binata ay nasa kanyang bewang. Yun ang unang pagkakataong naranasan ni Yumi ang magsayaw ng isang binata. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang puso sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkikita nila ay naramdaman ni Yumi na tila ba mayroon itong nakalang espasyo sa loob ng kanyang puso. Yun ang unang gabi na nagkakilala sila. Ang gabi na kung saan ay hindi magkamayaw ang kanilang puso dahil sa labis na tuwa at kilig. Nalaman niya rin na Makoy ang pangalan ng binata. Kay Kay, pwede bang huwag mong sabihin kina Lola at Nanay na nakipagsayawan ako sa isang ordinaryong lalaki? Alam kong magagalit sila, kaya ilihim na lamang natin ang tungkol kay Makoy. Sambit ni Yumi kay 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 habang naglalakad sila pa uwi. Dahil sa sobrang saya ng kanyang puso, ay nakalimutan niya mambiktima ng mga tao. Ate naman eh, bakit kasi pumayag ka makapagsayawan sa lalaking nun? Alam mo namang hindi naman natin sila kalahi, diba? Wari ba ay may dalang tampo ang tono ng boses ni Kay Kay? Kung tutuusin, ay kanina niya pag gustong umuwi sa kanilang bahay sapagkat naiinis siya sa kanyang ate. Hindi siya natutuwa sa naganap na sayawan sa pagitan ni Yumi at Makoy. Teka, nagtatampo ka ba sa akin, Kay Kay? Naku, ikaw talaga. Huwag ka na nga magtampo. Minsan lang naman ako sumasaya eh. Alam mo ba na ang saya-saya ko dahil naranasan kong isayaw ng isang binata? Kaya nagmamakaawa ako. Huwag mo nang sabihin sa mga magulang natin ang tungkol sa iyong nasaksihan. Nagtatampo man? Pero sige na lang, Ate Yumi. Ayoko rin pagalitan ka ni Lola Tanya dahil batid kong grabe siyang magalit. Basta ipangako mong huwag mo nang uulitin yun. Salamat talaga kay Kay. Akala ko ipapahamak mo na ako eh. Laking tuwa ni Yumi sapagkat hindi nakarating sa angka ng mga aswang ang tungkol kay Makoy. Sa kanilang lahi ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga kadalagahan ang makikipag-usap sa mga ordinaryong lalaki. Ang mga babae ay bawal umibig sa mga lalaki na hindi naman nila kauri. At ganoon din ang mga lalaking aswang. Bawal din silang umibig sa mga babaeng hindi nila kalahi. Sa paglipas ng maraming araw, tila ba naging uhaw na si Yumi sa presensya ni Makoy. Hindi niya alam kung bakit ito ang unang pumapasok sa kanyang isip. Sa tuwing gigising siya, sa edad na 18, ay naramdaman ni Yumi ang mahumaling sa binata na hindi niya pa naman lubusang kilala. Ano
itong nararamdaman ko? Bakit hinahanap-hanap ko ang lalaking yun? Normal pa ba itong nararamdaman kong to? Marahang sinampal ni Yumi ang kanyang sarili upang alamin kung nananaginip lang ba siya o hindi. Sinubukan niyang burahin sa kanyang isip ang mukha ni Makoy, ngunit mas lalo lamang siyang nalulumbay. Ang mabuti pa, pumunta na lamang ako sa bayan. Baka sakaling magkita kami ulit. Saglit nang inayos ang kanyang sarili at umalis sa kanilang bahay. Tumungo siya sa bayan nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Hindi nabigo si Yumi sa kanyang paglalakbay dahil muli naman sila nagkita ni Makoy. Sa mga pagkakataong yon, ay mas lalong humaba ang kanilang usapan at tila ba naging komportable na sila sa isa't isa. Nang sumunod na mga araw, ay mas lalong napadadalas ang kanilang pagkikita hanggang sa nahulog sila sa isa't isa at nang kalaunan ay nagkaroon na nga sila ng relasyon. Sobrang sarap pala sa pakiramdam kapag nagmahal. Ngayon ko lamang naramdaman ng ganitong kahiwagang pakiramdam. Animoy nakalutang ako sa langit. Sambit ni Yumi habang magkayakap sila ni Makoy. Masayang-masayang kanilang mga puso. Ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan ng kanilang pag-iibigan. Nang dahil kay Makoy ay tila ba nawala ng gana si Yumi na gawin ang mga bagay na kanyang nakasanayan bilang isang aswang. Halos gabi-gabi rin siyang umaalis sa kanilang bahay para lamang makita ang binata. Ate, bakit tinitinan mo lang ang pana at si Bat? Kanina pa dumadaan ang mga usa, pero hinayaan mo lang. Ayun, nakatakas tuloy sila. Nagulat na lamang si Kaykay nang biglang itinapo ni Yumi ang hawak nitong pana at si Bat na parabang bigla na lamang itong nairita. Ayoko ng mga sa Yumi. Nagsasawa na ako sa paulit-ulit na gawaing ito. Gusto ko nang mamuhay ng payapa, kagaya ng mga ordinaryong tao. Pagod na akong maging isang aswang. Sandali, bakit ganyan na ang mga pinagsasasabi mo, Ate Yumi? Narinig mo ba ang sarili mo? Humugot si Yumi ng malalim na hininga at saka maiging pinagmasdan ang mga inosenteng mata ng kanyang kapatid. Pasensya na kay Kay. Pero ayoko na talaga sa ganitong klaseng buhay. Ayoko nang pumaslan ng mga inosenteng tao. Ayoko nang mga aso. Ayoko nang gawin ng mga bagay nating nakasanayan. Gusto ko nang lisanin ang lugar na to at mamuhay kagaya ng mga normal na tao. Ate naman, bakit babigla ka nalang nagkakaganyan? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo na binigyang halaga ang pagiging aswang mo. Hindi ba't nangako ko sa akin na kahit anong mangyari ay hindi tayo mag-iimanan? Di ba ang sabi mo sa akin, tayong dalawa lang ang palagi magsasama at mga ngaso at sa pagpaslan ng mga ordinaryong tao? Pero ngayon, mukhang hanggang salita na lamang ang mga pangakong binitawan mo, Ate Yumi. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang dahilan? Kung bakit bigla mo nalang tinamuhian ang uri ng buhay natin? Nagsipag-unahan sa paglandas ang mga butil ng luha ni Kaykay. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata habang hinihintay niya ang sagot ng kanyang ate. Kung sasabihin kong si Makoy ang dahilan, ipagkakalat mo ba sa ating buong angkan? Kumunot ang noo ni Kaykay matapos niyang marinig ang pangalang Makoy. Kaagad na nanariwa sa kanyang alaala ang lalaking yon kung gaano kasaya ang kanyang ate Yumi habang sumasayaw ang mga ito. Si Makoy na dating kasayawan mo sa piyesto? Ang dahilan ng lahat ng to, ate? Bakit naman ganun? Tapatin mo nga ako? Nakikita pa ba kayo ng lalaking yun? Hindi lang basta pagkikita kay Kay. Sa katunayan na matagal na kaming may relasyon, hulog na ako sa kanya. At pakiramdam ko ay hindi ko na kayang mabuhay nang hindi ko siya kasama. Gusto ko nang mamuhay kasama si Makoy. Gusto ko nang magbagong buhay. Gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat ng aking alaala bilang aswang sa gubat na to. Mas lalong pumatak ang mga luha ni Kaykay. Hindi niya akalaing babaliin ng kanyang kapatid ang batas na ipinagbabawal sa kanila. Kaya palalos araw-araw kong umaalis sa bahay at hindi ko na sumasama sa akin sa pangangaso.
Dahil nakikipagkita ka na pala sa lalaking yun. Alam mo Ate Yumi, ang sarap mong sampalin. Ang sarap mong sampalin at nung mataon ka sa katotohanan na hindi nga kayo pwedeng magsama dahil aswang ko. Samantalang siya ay isang hamak na ordinaryong tao lamang. Galit na galit si Yumi sa winika ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay iniinsulto siya nito. Gayunpaman, pinigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Dahil ayaw niyang umabot sa punto na magkakasakitan sila ng pisikal. Wala akong pakialam kung anong pinagbabawal sa ating angkan. Ang mahalaga ay magmahalan kami ni Makoy. At hanggat lumilib ang aming pag-iipigan, patuloy ko siyang ipaglalaban. Hinding-hindi ko susukuan ang lalaking mahal ko kay Kai. Pagkasambit ni Yumi ng mga salitang yon, ay umalis na siya samantalang si Kai Kai naman ay naiwang mag-isa sa gubat. Isusumbong ko ta kay Lola Tanya, hindi ko palalagpasin ang mga ginagawa mo Ate Yumi. Pasigaw na wika ni Kai Kai, ngunit hindi malang lumingon si Yumi. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at tumungo siya sa bayan upang muli na namang makipagkita kay Makoy. Buong araw sila nagsama hanggang sa sumapit ang takip silim. Magkahawa kamay sila nakaupo sa damuhan at sabay nilang pinagmamasdan ng unti-unting pagkaupos ng liwanag. Maya-maya pa, biglang naglapat ang kanilang mga labi. Sabay nilang pinagsaluhan ng mainit na halik na sumisimbolo sa malalim nilang pag-iibigan. Yumi, mahal, bakit bigla na lamang kumalat ang parang dugo sa palibot ng iyong labi? Tanong ni Makoy. Bigla siyang napabitaw sa mahigpit na bagkakayakap sa kanyang nobya. Nataranta naman si Yumi dahil hindi niya akalaing lumalabas pala ang kanyang pagiging aswang kapag may kahalikan siyang lalaki. Kaagad siya nag-isip ng idadahilan upang pagtakpan ng katotohanan. Ayaw niyang malaman ng lalaking nobyo na isa siyang aswang. Naku, baka kumalat yata ang lipstick ko kaya naging pulang palibot ng aking bibig. Huwag mo na lamang itong isipin mahal. Nagkalat lang yata dahil sa matindi nating halikan. Pagkukunwari ni Yumi sa kanyang nobyo, tumango na lamang si Makoy na parabang naniwala naman ito sa katwiran ng dalaga. Taksil ka Yumi, hindi ba't paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na ang aswang ay para lamang sa mga aswang at ang mga tao ay para lang din sa mga tao. Ngayon, bakit ka nakikipagrelasyon sa lalaking yan? Layuan mo siya kung ayaw mong paslangin ko siya. Parehong nagulat si Yumi at Makoy sa biglang pagsulpot ni Aling Tanya at Kai Kai. Nagbabaga ang mga mata ng matanda at nanlilisig sa sobrang galit. Kaagad namang pumigit na si Yumi upang protekta ng kanyang kasintahan. Lola, pakiusap. Huwag mo kaming paghiwalayin. Mahal ko po si Makoy. Mahal niya rin ako. Nagmamahalan po kaming dalawa. Walang silbi ang pagmamahalan niya ni Yumi. Imulat mo ang iyong mga mata. Tinan mo ang iyong sarili. Hindi ka ordinaryong tao, Yumi. Isa kang mapagbalat kayong aswaang. Galit na sigaw ni Aling Tanya. Ngunit sadyang ayaw talagang ihinto ni Yumi ang kanyang relasyon kay Makoy. Gulat na gulat ang kanyang nobyo sa nalaman nito na isa palang aswang ang babaeng mahal niya. Kung hindi mo kayang layuan ang lalaking yan, ako na mismo ang gagawa ng paraan upang tuldukan ang inyong pagsasama. Huwag ka na magmatigas sa Ate Yumi. Makinig ka na lang kay Lola Tanya. Saway naman ni Kai Kai. Ngunit mas lalo lamang nagalit si Yumi. Ano ba? Pwede bang hayaan niyo na lang ako sa kagustuhan ko? Sawa na ako sa uri ng buhay natin sa gubat. Hindi na ako babalik doon. Sasama na ako kay Makoy. Dahil sa mga sinabi ni Yumi ay mas lalong nagulat si Aling Tanya. Mabilis nang dinumog si Makoy at saka sinakal. Ngunit kaagad din kumilos si Yumi upang ipaglaban ang kanyang nobyo. Nabitiwan ni Aling Tanya ang leeg ni Makoy dahil hinila siya ni Yumi. Nagkaroon ng pagkakataon si Makoy na lumaban sa matandang aswang hanggang sa naputol niyang matulis na kawayan at walang awang pinaghampa si Aling Tanya na naging dahilan ng pagkatumba nito. Tinangka rin ni Kai Kai na ipagtanggol ang kanyang lola
ngunit sa tuwing lumalapit siya kay Makoy, ay pinapaulanan siya nito ng hampas. Nagkanda sugat-sugat ang mukha ng batang si Kaykay dahil sa laki ng kawayang hawak ni Makoy. Kaagad namang tumulong ang ibang mga residente. Nagalit sila sa pag-atake ni Aling Tanya, kaya naman ay pinagtulungan nila ang matanda hanggang sa naliligo na ito sa kanyang sariling dugo at nang kalaunan, hindi na humihinga. Napahagulhol si Nayumi at Kaykay nang matanaw nila ang dugo ang bangkay ng kanilang lola Tanya. Hindi na pumipitik ang pulso nito at puno ng saksak ang buong katawan. Magsama kayo ng lola niyong aswang. Tapos ng relasyon natin, Yumi. Hindi ko akalaing isa ka palang kampo ng mga demonyo. Parang pinagsaka ng langit at lupa si Yumi dahil sa winika ni Makoy. Hindi niya akalaing itatakwil siya nito pagkatapos itong malaman ng tunay niyang pagkatao. Makoy, wag! Huwag mo akong iwan! Pakiusap, huwag mong putulin ang relasyon na nakapagitan sa atin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Makoy. Lumuhod siya sa harapan ng binata. Subalit hindi na siya pinansin ni Makoy. Umalis ito at iniwan si Yumi na bumabaha ang mga luha. Niyakap na lamang ng dalaga ang kanyang lola habang kinakain siya ng pagsisisi. La, gumising ka. Lola, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Kung hindi lang kita sinuway, kung hindi lang ako nagmatigas at kung hindi lang ako nagpakatanga sa pag-ibig, siguro hindi ito nangyari sa'yo. Kasalanan ko ito kung bakit namatay ka, Lola. Paulit-ulit nang niyugyug ang balikat ng kanyang Lola. Ngunit hindi na talaga ito muling nagising pa. Labis na nagsisi si Yumi dahil sa ginawa niyang kamalian. Pinagsisisihan ko na kung bakit minahal ko pa ang lalaking yon. Kung maibabalik ko lang sana ang mga panahong lumipas, sana hindi ko na lang siya nakilala. Buhay pa sana ang lola ko, kung hindi lang ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Ang tanga-tanga ko, hinayaan ko lang na mawala ang lola ko. Para siyang isang baliw na nagsusumigaw sa gitna ng palayan, habang hinahagkan ang dugo ang bangkay ni Lola Tanya. Pagsisisi ang namayani sa kanyang puso at isipan. Lubos niyang pinagsisihan ang mga mali niyang desisyon na nag-udyok sa pagkawala ng kanyang mahal na lola. Kung kailan wala na si Lola Tanya, saka ko lamang napagtanto na mali pala ang ginawa ko. Bakit ba kasi hindi ko malang naisip noon na ito pala ang magiging kahinanat na ng pagiging suwail ko? Ito na yata ang pinakamalaking mali na nagawa ko sa buong buhay ko. Sana mapatawad ako ni Lola Tanya. Sana malaman niyang lubos kong pinagsisisihan ang aking mga kasalanan. At dito na nga nagtatapos ang kwento tungkol sa buhay ni Yumi. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa YouTube channel na ito.